Namit ko si Kela, ayun. Yun nga, ayun. Andito na ako, kasama siya. Andito, nagstay ako dito. So, pinili ko si Kela kasi sa Canada. Shanen! Magandang dingay. Mga bagay-bagay dito sa amin, mga ginagawa namin like. Kasi dati doon kami nagstay sa mama niya. Tapos dahan-dahan, mga bagay-bagay na ina-achieve namin. Kasi sa amin ni Kela, teamwork talaga kami. So, hindi kompleto, hindi mangyayari yung isang bagay o hindi namin ma-achieve yung isang bagay kung... Kung wala yung isa. Kung hindi kami magtutulungan dalawa. Tulungan talaga kami. So, yun, nag-umpisa, alam nyo ba, nag-umpisa kami sa ano, ako sa work ko, umpisa ako sa bike. Tapos, bumili kami ng motor, si Kela nagmumotor siya. Doon kami nag-umpisa. Tapos, later on, nung nakakuha na ng license si Kela, kumuha kami ng kotse. Tapos, nagkukotse na si Kela. Tapos, ako naman doon sa motor. Kasi hindi pa, wala pa nga akong license. So, si Kela, para din makapag-practice siya noon eh. Hanggang sa nagka-license nga siya. So, dahan-dahan yung proseso namin. Nagtulungan talaga kami. Iyan, niregaluhan ako ng amo ko ng kotse. Tapos, ayun na, parang na kami nakakotse. Well, hindi naman doon basehan yung ano. Pero yung parang i-look back lang namin. Lahat-lahat ng pinagdaanan namin ni Kela. Masasabi talaga namin, pinaghirapan namin, ginawa namin, I mean, parang teamwork talaga. Tapos, parang kung wala yung isa sa amin, parang hindi mo siya ma-achieve. Kung wala yun kasi yung look forward mo, yung future nyo. Pero, actually, yung sa amin ni Kel, go with the flow lang. Walang too much expectations. Yes. Kasi dun mag-ano lahat eh. Yung parang, hindi ako marunong mag-explain, pero parang mas okay yung flow lang. Kung walang too much expectations. Pero you try your best, both of you, yes, na i-work out kung anong meron kayo. Yun lang yung sa amin ni Kel. In-enjoy lang namin ni Tala yung bawat moment na magkasama kami. Buya-buya. Tapos ayun, guys, dumating sa amin si Bukz. Mas lalong magpatatag yung samahan namin. Which is di namin ini-expect. Ako lalo, hindi ko ini-expect na mamaling ko si Bukz ngayon ng todo-todo. Yes, kasi dati guys, matagal na sa amin normally si Bukz sa amin. Kasi ako kapatid kayo normally si Bukz. Matagal na. 8 years na siya sa amin. Tapos si Tala, hindi niya ini-expect na ano. Kasi nung doon pa kami sa isang bahay, nandun din si Buknoy. Pero hindi namin napapansin. Kasi ako, hindi ko naman kasi siya aso. Yun yung paningin ko dati ah. Hindi ko siya aso, hindi ko siya responsibilidad. Ganun talaga, totoo yun sinasabi ko. Totoo talaga na hindi ko naman siya responsibilidad. Ba't ko siya ano? So wala sa akin ah, ilalakad ko siya or ano. May mga times na mahilig talaga ako sa aso. Hindi may mga times. Mahilig talaga ako sa mga aso. So nung lumipat na kami ni Kela dito, gusto namin, or ako mismo, gusto ko na may sarili kaming aso. Pero gusto namin yung sa amin talaga lumaki. Yung kukuha kami na yung baby pa nga, kami magpapalaki, ganun. Tapos nung ano na nga, nung time na parang ipaampun si Buknoy. Pinastay si Buknoy dito ng 1 week ata. Kasi nga may inasikaso yung kuya niya. So, alam mo, so within 1 week, nahulog na ako kay Buknoy. Usapin natin yung kapatid mo na dito na lang si Buknoy sa atin, nakatayo na lang mag-aalala. So alam nyo, ayun na. Tapos i-look back ko yung mga time na hindi ko napapansin si Buknoy dati. Nag-isisi ako kasi grabe ang lovable ni Buknoy, ang lambing niya. Oo, kulang lang talaga siya sa pansin nung time na yun. Pero pag ano yung super bait, tahimik, maiinlove ka talaga kay Buknoy. So yun, mga kaibigan namin na i-love na din kay Buknoy kasi binibaby na namin si Buknoy. Parang baby nga talaga namin. Ayun, naging kompleto ang Team Bukz! So ang Team Bukz mo wala si Buknoy. Buknoy! Pero kung maalala mo talaga yung lahat na pinagdaanan natin dati, na ay na magkasama tayo. Hindi mo kalahing malalagpasan din natin. Madami din kasi kaming pinagdaanan tayo, hindi lang puro happiness or dami din kaming pinagdaanan na pagsubok talaga. Baga kung malulok back mo 'yon, hindi mo masasabing
Bebe, napagdaanan natin yung ganun. Kumbaga, lalong nakatuwa siya. Tsaka, ayun nga, hindi mo akalain na si Tala, tapos ako, may Tala na may Kela, tapos may Buknoy. Kaya, ganito-ganito lang kami kaya parang lang kami walang ano, yung parang, parang mga bata magkano, yung nakikita, ano lang ba? Pero pag mga seryosong bagay na, like yung about sa life, yeah, ina-achieve namin yan kung may goal kami. Kung may goal kami. So, pardon. Excuse me. Excuse me! Yung mga single dyan, huwag kayo mag-alala, guys. Hindi nyo lang alam kung kailan darating sa inyo yung tama. Kasi parang proseso yan lagi. Parang sabi ni Jesus. Oh, sabi ni Lord na, wait ka lang, ibibigay ko sa'yo yung tamang tao. Mm-hmm. Kaya siguro, single kayo ngayon. Mm-hmm. Pero hindi nyo akalain din, no, na malayo kami sa isa't. I mean, si Tala kasi yung probinsya sana eh, Mindanao. Mm-hmm. Talagang dulo to dulo eh. Ako, Tagano ako eh, Luzon. Kumbaga, dito pa kami tinadhana, di ba? Hindi nyo akalain kung sino yung tatadhana sa inyo. Parang out of 7 billion people. Char! Nabilang mo yun? Siyempre, 7 billion people. Tapos si Tala lang pala yung para sa akin. Biyag-biyag. Ito din ako na na-meet ko si Tala kasi sa, para sa akin, guys, haba ng hair. Plastic lang ako. Ano, swerte din ako kasi na-meet ko si Tala. Kumbaga, natulungan ko din yung sarili ko kung paano ko maging ano ba? Maging mataba. Maging mataba kaya ngayon. Maging independent sa sarili ko. Kasi dati, halos lahat inaasa ko pa sa mama ko, sa mga, ayun nga, sa tita ko, mga titas ko, sa lola ko, ganun. Kasi lumaki ako sa lola ko lang. Ayun, naasa ko pa sa kanila. So, natuwa si Kela kasi meron na akong nanay, tita. Meron siya. All in! May ate siya. May nanay. May labandera. Dala ba naman ako? Yun yung sinasabi niya. Na yun ba, halos lahat natutunan ko nang dahil nakilala ko si Tala. Kung baka para sa akin din yun, parang siya ba yung naging inspiration ko? I mean, siya yung nag-motivate sa akin, nagawin mo yan, kailangan mong ganyan. Ganon. Parang tinulungan talaga ako ni Tala kung paano ako maging independent sa buhay. Kasi, siguro, madami din ako experience. Kasi nagsimula ako maging independent. Since nag-gumraduate ako nung college sa, ano, sa Pinas, pagkatapos kong gumraduate, ano na talaga yung nag-apply na ako ng trabaho. Tapos ano, kasi ayokong matenga talaga sa bahay. Ayaw ko talaga yung feeling na yun. Kaya, ayun, dami kong experiences hanggang sa dumating ako sa Denmark, sa Norway. Sa mga experience, yung experience ko na yun na ipinag-sum up, parang nag-mature ako, naging, lalo ko naging independent. So siguro, nung nag-meet kami ni Kela, parang naipapasa ko din sa kanya. Parang ano kasi kami, ano tawag doon? Yung balance. Oo, parang balance kami. Kasi ako, dati wala akong experience, ganun, wala pa experience, ganun. Actually, Tala, madami experience. Sis. Oo, tsaka mas matanda nga ako sa kanya. Mas matanda ako. Pero mukha ako matanda. Ano, 32, si Kela 29. Oo. Ako 32? Ako 32, ikaw 29. So, 4 years yung agwa talaga namin ni Tala. Uy, 3.5 lang, uy! Kasi November ako, halos di naman 4 talaga, uy. Every 3 years daw. 3.5. Hayaan nyo na yung half kasi parang matanda. Pero never pa ako nagkaroon ng jowa na ano, mas bata sa akin. Parang mas mahilig kasi ako sa matatanda. Mas mahilig ako sa ano, matured. Mahilig ako sa mas matured sa akin. Yan. Kumbaga, parang doon talaga ako inaano ni Jesus. Nadaman siya. Si Lord na. Dito ka sa ano kasi yun yung tama. Char! Sure ka bang tama? Paano? Kami ni Kela, nung nagkakilala kami ni Kela, ang
ang isa sa gustong gawin namin ni Kela na magkasama ay yung mag-travel. Hindi namin pinuntahan na lugar, Paris, di ba? Paris, yes. Oh. Paris, France, dun yung una namin pinuntahan. Second, yung Berlin, Germany. Berlin, tsaka Hamburg, Germany. Yun. So, alam niyo bang ginagawa namin ni Kela? Kasi gusto namin ng adventure din na biyahe. Kasi nga, yung nakwento nga namin kanina yan, magkakapitbahay lang yan sila. Nagbabus kami ni Kela. Meron kasing bus dito na, ano siya, konektado siya sa whole, hindi man whole Europe, sir. Pero almost lahat ng ano ng bansa ng Europe na naaabot niya. Except lang sa pinakamalayo na talaga. Pero yung mga konektado-konektado na kaya ng bus. I mean, ng land transport. Yun, yung inaabot ng bus na yun. So, yun yung ginagawa namin ni Kela. So, nag-Paris kami, nag-bus kami, mga 4 hours yung biyahe. Kasi nung time na yun, wala pa naman kaming kotse. So yun, bus kami po sa Berlin, sa Hamburg, binas lang din namin yun. So ginagawa namin, bumabiyay kami gabi. Tapos pagising namin, andun na ka. Doon na kami natutulog. Oo, andun na ka. Adventure, di ba? Gusto namin ni Kela. Mm-hmm. Hanggang sa tinry namin, sinerge ko din kaya sa ano, sa Switzerland. OMG. Oo, old. Before COVID pa yan. Mahilig talaga kami bumiyahe ni Kela. Tapos, ayun na, naumpisa namin yung Switzerland. Nakailang balik na kami ng Switzerland kasi yung gustong-gusto namin yung Switzerland. Yes. Parang yun yung pinaka-favorite namin. Inuulit namin lagi yung nami-mention yun namin sa vlogs namin. Na favorite namin yung Switzerland. Ganda kasi guys, parang yung feeling ko talaga pag nandun ako, parang mas ibang ano talaga ako. Yung pakiramdam na parang ibang planet din siya. Relaxing na parang... Oo, ang ganda. Nature pa lang nila maganda, guys. Tapos yung tubig, sobrang color na blue. Totoo. Kahit di mo i-edit. Mm-hmm. Ano siya, natural ah. Hindi siya yung food coloring. Sorry. As in, may in love ka talaga doon. Tapos, kapagkatapos ng Switzerland, merong isa, before ng COVID, summer holiday namin ni Kela, alam niyo ginawa namin? Bumiyahe kami ng 7 cities of different countries within 10 days. Within 10 days, guys, ha? Super adventure para sa amin ni Kela, hindi na makakalimutan yun. Ang una, di ba, makakalimutan namin yung iba. Kasi nalilito kami sa lugar. Pero una namin pinunta, stopover namin. Ay, pero ano yun ha, hindi yun grupo-grupo ng mga Pinoy na... ano kami ng bus. Hindi, sarili naming itinerary yun lahat, sariling plano. Talagang tiningnan namin sa mapa kung alin yung konektado, alin yung mas malapit, doon kami next pupunta. So, una namin pinuntahan sa Prague, sa Czech Republic. And then, after doon, tapos parang dumiretso kami ng Budapest, Hungary. Mm-hmm. And then, Bratislava, mm-hmm. Slovakia. Tapos, Poland. Nag-Poland kami. Hindi ko na maalala yung... Krakow, Poland. Krakow, Poland. Poland. Doon, maganda din doon. Oo. Ang mura doon. Ang mura na wala doon. Grabe. Gusto ko nga bumalik doon. Oo. Maganda din doon. Tapos, ang ganda ng experience namin ni Kela. Tapos doon, pumunta din kami ng Slovenia. Yung yeah. Bled River, yung oh. Bled, hindi, Bled River, Bled Lake. Lake, ang ganda rin to. Ang ganda! Tapos pumunta kami ng, basta ang ganda din ng nature dun sa Slovenia. Ang ganda din bumalik dun. Ang ganda, nagstay kami ng ilang days, par 2 days yata. Ang ganda, tapos after nun, dumaan din pala kami ng ano, ng, pero before pa nun, nakapunta na kami ng Austria. Ay! Sa Salzburg, Austria, dati, pumunta na kami. Tapos, nung time na yon dumaan lang kami sa Vienna, Austria, yung capital city capital talaga. City. So, dumaan din kami doon. So, 7 na ba? Oo. Sa Venice. Venice. Ang last stop namin ni Kela, Venice, Italy. Kahit short lang na visit yon. Chulit. Sa pagod ng maliit, chulit. Sulit yun, grabe. Kumain kami dun sa ano, dingan. Wala nga kaming sinerge na magandang restaurant. Na. Basta naka-stop over kami dun. Ay, pumunta kami dun sa restaurant kasi may Pinoy na ano, kabayan. Ganon. So, pumunta kami. Ay, nagkumain kami ako dun sa restaurant na yun. Kumain ako nung black pasta na. Ang sarap. Basta, pag
nasa Italy ka, pag kumain ka ng pizza, ng pasta, iba talaga, iba. Iba talaga yung authentic na Italian pizza tsaka pasta. Promise. Nung pumunta ko ng Milan, dati pa yon, iba din yung pizza nila, iba yung crust, iba yung hindi mo maintindihan, hindi mo yan matikman. Para sa akin na, hindi ko siya matikman somewhere else outside Italy. Iba talaga. So yun, 7 countries, tapos na-experience pa kami ni Kel, naghintay kami ng bus ng madaling araw. Oh my God, walang ibang tao, nandun lang kami sa bus stop. Grabe yung adventure. Talaga namin yun, ah. Tapos halos, ano, parang tiis ganda kami sa pag nasa bus kami, tapos taing-taing ka or iniiyak. Tiis ganda kami kung kailan mag-stop over yung bus. Oh, pero meron namang ano, CR sa ano. Pero parang kaming maarte kasi pag mga ganyan-ganyan. So, hinihintay talaga. Pag ihina kami, hindi talaga kami umaano. Pag mag-stop over lang talaga, doon na kami umiinom. Naghahanap kami ng maihihian or siya. Kasi maano talaga yung chan niya. Oo, mabilis talaga akong maano. Tapos yung tulog namin, maano kasi malalim din kami matulog ni Kela. So, I mean, mahimbing kami matulog. So, okay lang sa amin. Hindi kami nababother na paputol-putol yung ano namin. Nasa biyahe kami matulog. Parang... gusto na eh. Alam niyo na ano kami, yung nalungkot kami nung ano, nung naging, may COVID na nga kasi hindi na namin nagagawa yung dati namin yung ginagawa. Pero thankful kami, before dumating yung COVID, nagawa namin. Experience namin yung gano'n. As in, parang pinagbigyan talaga tayo, no? Alam niyo nung naumpisa na namin bumiyahe, nung nagsimula sa Paris, tapos sa Germany, alam niyo maya-maya, naghahanap na ako ng mapagbukan ng next namin destination. Parang halos kada every weekend, before COVID yun. Before COVID. Kada weekend, yung ayun lang kasi yung time ng ano namin rest sa work. Mm-hmm. Parang si Tala, halos every day siya naghahanap kung saan kami pupunta sa weekend, ganun. Yung mga sikat na travel destinations, ano, yun, sinesearch ko yan, kung kaya ba namin puntahan. Pero minsan na, nag-aeroplano kami. Oo. Nag-aeroplano kami. Meron... sa Portugal, nag-aeroplano tayo nun eh. Oo, tsaka yung sa Rome, Italy, nag-aeroplano din kami. Oo, Rome, Italy. Pag weekend lang talaga, yun yung binaka, kasi mas mabilis bumiyahe. Mabilis yung bumiyahe. Ilang oras lang din naman, kasi magkakapit pa lang yung mga... Oo. Pero yun, nalungkot kami kasi hindi nga posible ngayon. So yung, lalo na ngayon kasi kulong kami sa Belgium, hindi kami makalabas, lockdown pa kasi lockdown. Ngayon. So yun, parang nakakatuwa. Nakaka-miss din na maging. Parang nakaka-excite na, lagi ako nakatingin, naghahanap ako ng ano. Tapos alam nyo, pag napuntahan na namin yung mga napuntahan namin, tapos diba nanonood kami ng movie or ng or may meron sa Facebook, like yung Lauterbrunnen ng ano, ng... Switzerland, yung waterfalls nga na mataas. Sabi nung, gabi, nakarating tayo dyan. Ang ganda rin yung tunog. Oo, ang ganda. Kung saan pa ba yung masasabi ng bebe? Ay, sa ano? Grindelwald, Switzerland. Oh my gosh. Nakikita lang namin yan sa Facebook dati na ano. So, yun nga, ang ganda nga. Sabi ko talaga nung time na yung kay Kela na in love kami sa yung video nga yun. Sabi ko, puntahan natin yan mong bebe. One day, puntahan natin yan. Hala, may nakahanap ako dun sa bus na posible siyang puntahan. Talaga, connecting lang. Pinuntahan namin nung winter na yun. Oh my gosh, mong bebe, no? Nakaka-miss talaga yung time. Grabe, ang dami namin, akala mo, ang dami namin napuntahan. Buyog-buyog. Yan din yung isang ano namin ni Talay na magkapareho. Nag-click kami na mahilig kami mag-ganyan, mag-travel. Takas lang talaga loob kong bumiyahe or maghanap ng mga, yun, mapupuntahan. Kasi, teamwork, kasi alam ko nandiyan si Kela na may katuwang ako mag-ano, ma-survive yun yung adventure na yun. So, palakpakan sa atin. Tinatry namin dati mag-vlog, pero mahihain kasi kami, yung lalo pang may mga daming tao. Ah, nag-hike kami sa Luxembourg pala. No, nung summer. Yung time na yun, summer. Maganda din yun. Maganda din yun. Parang little Switzerland ng Luxembourg. Ganda ng nature. Parang peaceful. And maririnig mo yung kanta ng mga iba. Kung okay ng lahat, tsaka ano, okay na. Ang gusto namin ni Tala na sabay kami umuwi ng Pinas. Yun yung hindi pa namin nagagawa. Yung sabay umuwi ng Pinas. Kasi mahirap din sa amin kasi yung schedule namin sa work, magkaiba kami ng ano eh, ng bakasyon. Dito kasi sa Belgium, meron kang time na bakasyon, eh sa kanya iba, sa akin din iba. So yun din yung mahirap, yun yung ano na, wish namin,
magsabay kami umuwi sa Pinas. Hopefully. Sana. Guys, yun po yung kwento namin ni Kela. Namin ni Kela, paano kami nakarating ng Europe, paano kami nagkakilala, anong hobbies namin, anong mga hanash-hanash namin sa buhay. And sa pero hindi yun halos lahat na kinuwento namin, no? Kasi mahaba eh. Mahaba eh. O siya, pero medyo mahaba nga yung kwento namin ngayon. Tinatay namin kung exit, pero mahaba pa din eh. Pero sana nagustuhan nyo yung video story na to, namin, yung storya namin. Nag-enjoy kayo habang kumakain kami. Hindi namin naubos kasi sobrang dami. Oh. Tsaka ano siya, yung watery. Watery? Oo. Oh. Pero ang dami namin nakain. As in, madami. Sarap kasi na ano, pagsama lahat. As in. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to like, share,